Ayan guys, pag-usapan natin ngayon ang Taal Volcano, ang mga scenario, level of alert, maabot siya sa 1 to 4, ang ibig sabihin niyan, at ang forced evacuation, ano ba ang legal implication niyan kapag hindi ka sumunod sa meron bang parusa ang taong hindi sumunod sa forced evacuation? Yun, pag-uusapan natin, isa-isay natin yan. Pero magdasal po tayo na anumang oras sa ngayon ay paaaring pumutok ang Vulcan Taal din sa Batangas, Philippines. So kahapon nag-start siya. Kahapon ay January 12, 2020. Around 1 PM ay nag-start siyang mag-initiate ng tinatawag na yung malapit ng mga indicators ng malapit siyang malapit ng mag pumutok. So na yung alert level nga ay umabot na sa alert level 4 kagabing alas 12. So yun. Ngayon, tatargetin natin yung batas ng forced evacuation at mga status ng alert 1, 2, 3, 4. So, bago ang lahat, magdasal muna tayo na sana ay wala masyadong maapiktuhan at walang madisgrasya. Kasi kagabi ay abot sa buong karat, ang pinakamalakas ng mga karati lalawigan tulad ng Batangas, Cavite, Laguna. So ay umabot pa sa Maynila o hanggang sa Region 3. Rizal ang uno ang abo. Kasi kagabi ay ang hangin ay papunta from anumang status yan, from Batangas to from south to west ang ano ng hangin ang ihip. Ngayon umaga January 13 ay pumihit ang hangin galing naman sa bumaliktad. So, ngayon yung abo ay napunta doon sa ibang lugar. Guys, so, kagabi grabe talaga ang alikabok dito sa Dasmariñas, Cavite. Kung alas 10:30 na tumatakbo pa ako hindi ako halos pumapasok sa aking helmet yung mga abo. Kaya ang ginawa ko nga, hindi ako nang prepare yung aking t-shirt na suot na white, ayan nilagay ko sa aking ilong para makarating sa bahay. So ngayon, ano nga ba ang implication o ano ba ang parusa sa taong ayaw sumunod sa evacuation? Yun guys. So sinabi ng NDRRC kagabi na yung parusa nun ay kung ayaw talaga umalis doon sa danger zone ay yung wala siyang parusa. Pero ang ano nun, yung accountability ng parts of the government ay wala na kasi sinabihan na siya well informed na hindi pa sumunod. So yun, parang kumbaga sa ano, sinabihan ka na ng kumbaga sa anak, sinabihan ka na ng nanay magulang mo na ayaw na huwag ka dyan, matigas ang ulo mo, yun natudas, wala pong I think logic nun, wala pong accountability yung parents. Kaya sa mga nandiyan po, huwag matigas ang ulo, secured nyo yung sarili nyo, magkusa na kayo, huwag nyo nang antayin na kagabi pahirapan na ang rescue.